Okay, so what is up guys? Novice Trader is back at it again for another Bitcoin update. As always, every day, kahit New Year, kahit Pasko, kahit ano pang holiday yan, no? So, ang gagawin natin dito sa video na to, we will be checking on the Bitcoin chart as always, every day, no? 1 hour, 4 hour, daily, and ngayon, so tingin ko maganda rin tingnan yung ating monthly chart, no? So, tingnan natin yan mamaya, and then check natin yung mga updates, no? Dito sa ating mga sinad na updates kanina madaling araw around 1:19 AM. So dito sa hourly chart, meron tayong sinasabi ng mga ano, may mga sinasend din akong link na in-upload ko sa TikTok, no? So maraming salamat doon sa ating 35 views per hour video yesterday. So pwede nyo pa rin yung panoorin, syempre di naman niya napapanis, pwede nyo pa rin i-like yan. Maraming salamat sa ating 5 million likers, sa ating mga solid na viewers na lagi nag-comment ng first and second, si Sir Jogel and Sir Songsong. Shoutout sa inyo, happy new year, no? Walang upas yung dalawang yan. So dito, nag-upload ako ng mga updates para mas mabilis kasi ang hirap mag-type kapag sa Telegram. So minsan, dito ko yung na-upload sa TikTok, although konti pa lang. Uy, nakita nyo yung mukha ko doon, although konti pa lang, no? Eh, dito ko yung na-upload siya para ano, mas mabilis nyo, papanoorin nyo na lang. I-click nyo na lang yung link, papanoorin nyo na lang. May explanation na rin ako dito, no? So kung gusto nyo i-follow sa TikTok, walang problema, libre din naman yung platform na yan, no? Pero yun nga, so tingnan na natin yung ating hourly, no? So dito, tingnan din natin yung kung nangyari sa daily. Pero all in all, I suggest panoorin nyo hanggang dulo nitong video, no? Kasi this is going to be a new year video. So gusto natin may something crazy sa dulo, no? So yun lang, no? So dito na tayo sa ating hourly time frame. So yesterday, sinabi natin sa 4 hour time frame na dito muna tayo sa hourly. So sinabi natin dito, meron tayong nakikita ang hidden bearish divergence which is still on track. Kahit nag-breakout siya, that is still on track in my honest opinion. Bakit? Kasi kung titingnan niyo to, this is still a high and then a lower high. So this is a high and then a higher high. So that is still a hidden bearish divergence. So true enough, dahil nga hidden bearish divergence siya, nag-playout pa rin siya and boom. Yan yung naging effect niya, I think. No, I think. So kung titingnan niyo naman ngayon, diba, na-mention natin dito sa video na to, 4 hour time frame is nagkaroon ng inverted head and shoulders, potentially that is targeting to around the 49.9k area, no? So pagdating niya dito sa EMA 200, na reject siya. Kung titingnan niyo, saktong-sakto, 'di ba? At this area sa EMA 200 na reject siya. And then ngayon, I think this pattern is now invalidated, no? Pero pwede pa rin natin yung gawing basis, pero tingnan pa rin natin. So dito naman, magkakaroon na naman ng rason ng moon boys para sabihin na bull run is not over, no? Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, meron dito nga bullish divergence, no? Pero yun nga, I think di natin alam, pero ang possible scenario ngayon is mag-retrace to or mag-sideways again ito, para katulad dito katapos sa isang sudden dump, mag-sideways siya hanggang ma-retest EMA 20 before making the next move. So dito possible pa rin, no? Either EMA 20 or EMA 50. So that is the possible scenario, pero possibly din bang dumiretso yun po ba? So syempre possible yan, pero very unhealthy na yon. Pero mas maganda siguro if magsa-sideways to na konti. And then kung titignan natin tong 1 hour RSI, ito sa ating Telegram update last night, ito. Tingnan natin yan, di ba nag-send tayo dyan, mayroon tayo dito rising channel or rising wedge or kung ano man. Pero if this is a rising channel, that would target to around this area, which is na-hit na. Yung nag-breakdown siya, na-hit yung target, and then, boom. If this is a rising wedge, which is hindi, sa tingin ko hindi naman, this would target to the bottom of the wedge, which is this area, so na-hit na rin. No, hindi naman to kasi walang touch dito. So ito, na-hit na rin niya. So target hit na, but kung ano mang i-trade natin sa kanya for the hourly time frame, no? So for this time frame, wala pa akong nakikita ang bagong pattern. So lipat tayo ng 4 hour. No? So dito sa 4 hour time frame, so di ba, sabi ko sa inyo, discuss na dito kung bakit sa tingin ko is nag-ano siya. Kung pinanood niyo yung mga upload ko dito, itong dalawang to, dito sa dalawang TikTok update ko na yan, sinabi ko kung bakit siya potentially mag-retrace ng ganito. No? So ulitin natin dito. So mapapansin niyo guys, I think na-mention ko na to sa previous videos, hindi ko lang inulit dun sa video kahapon kasi I assumed na alam nyo na since nabanggit ko na naman siya sa recent videos. Pero dito nga EMA 50, di ba, nagiging resistance siya dito, resistance and resistance. So dito na break,
naging support dito, nag-bounce, di ba? So dito, nag-bounce ulit, pero dito, nabutas. Ngayon is na-confirmed na siya ulit as a new resistance, yung green line that is our EMA 50 dito sa 4-hour time frame. So after retesting at the exact EMA 50, kung mapapansin nyo, boom, pagka-touch na untog, tapos tsaka biglang bumulusok, ano? So ganun siya, ganun katindi yung resistance kay EMA 50. So hanggat nasa ilalim tayo ng EMA 50 or nasa ilalim si Bitcoin ng EMA 50, that is going to be a crucial part, no? So ngayon, kakaroon tayo dito ng ganitong pattern, no? So kung titingnan nyo, this is going to be this looks like, again, still inside the pattern na na-mention natin kahapon. Di ko alam kung anong tawag dito, but this can break out or break down. Pero mas malaki ang chance ngayon na mag-break out ito. Pero tingnan natin kung anong magiging reaction niya kapag nag-retest siya sa EMA 20, if ever. No, kasi possibly, ma-reject din siya dito. No? So, tingnan natin, no? So, again, dito sa ating 4-hour time frame, sinabi natin na, or na-mention natin dito sa video na to kahapon, na if mag-break out itong ating inverted head and shoulders dito, which is naging fake out, so naging fake out lang din ito, so this is confirming that this area para sa ating 4-hour RSI is a very very strong resistance. Kasi titingnan nyo, nag-fake out lang siya, di ba? Mabilis lang siya dyan sa taas. Hindi siya na gano'n. So possible ba ngayon na bumalik siya dito sa baba? So possible. Bakit? Kasi kung titingnan nyo, we have this potential pattern dito sa ating 4-hour chart, no? Kung ba lalagay natin siya dito, this could be a cute or tiny little bearish expanding triangle, no? If this is a bearish expanding triangle, nakita na natin ito nag-play out for so many times, no? So that, halimbawa dito siya nag-breakdown at this point siya nag-breakdown, that would target to around the 20.85 or at least conservatively 21 4-hour RSI. So pwede naman dito na ano, mag-retrace ulit siya dito or mag-retest siya dito, and then after getting a rejection, that if ma-reject siya ulit dito, if ma-reject ulit siya dito, that is making a lower high. So possibly na, or mas malaki na yung chance na mag-breakdown siya, no? Pero yun nga, hindi naman natin analyze yung chance na mag-breakout ito. So if this is going to break out, this would target to around the 58.71 or 58.5 4-hour RSI. So yun lang siguro, no? So this is going to be more likely a, hindi naman siya symmetrical triangle, pero yun nga, possibly since may resistance siya dito, possible na tayo maglagay ng target, no? Pero again, may bias here since this is a bearish expanding triangle. So syempre, mag-breakdown since bearish expanding triangle yung term, di ba? So yun lang yung sa tingin ko, in my honest opinion, no? So I think pwede na tayo pumunta sa daily, no? So sa daily, kung mapapansin nyo dito, guys, meron tayo dito tinitingnan na pattern, di ba? Anong pattern yun? Well, hindi siya sa chart, pero sa price action. Kasi kung titingnan nyo, the recent daily candle or yung kandila kahapon, December 31, is nag-close below the open of this recent candle. So that is a bearish move, although hindi siya masyadong confirming dahil sa volume. Kung titingnan nyo naman, is sobrang laki ng weakness sa taas, di ba? Obviously, this is a bearish candle, no? Kung titingnan nyo, bam! And then, again, dito sa ating daily RSI, mayroon pa tayo nakikita, again, isa pang potential pattern. Again, a bearish expanding triangle. Boom, 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 boom. And it looks like nakapag-retest na siya dito sa ating recent support. Confirm na siya, I think, into a resistance. So, possible bang i-retest ulit yan? So, possible, syempre. Pero, yun nga, possible din naman na mag-diretso yan pababa, no? Kasi, you know, iba na ang panahon ngayon, no? So again, i-pull out natin itong ating Fibonacci retracement tools. Hindi ko masakto. Ayan, dito sa ating recent swing low. Ayan. So nag-close siya, di ba? Sabi natin, this is a crucial area. So dito, nakakita tayo ng rejection sa golden ratio, the 0.618 na rejection dyan. And ngayon, is nag-close yung kanyang recent candle sa ilalim ng 0.5 area or below 47K area. So most likely para sa akin, in my honest opinion, we can see this test 382 or kahit siguro mag-sideway siya dito na konti, boing, and then dito. Pero
since today is January 1, may Saturday, tigil lang ating CME chart. Hindi natin masabi kung ano yung potential na mangyayari. Pero yun nga, if my bias is correct, but I might be wrong. No? Hindi ko sinasabing tama ako lagi, but I might be wrong. Pero potentially, pwede yan mag-week dito, around 47K. Pwede sa mababang time frame, hindi natin masabi kung saan. Pero most likely, re-retest niya si 0.382. Diba? Kasi dito, diba, based sa golden ratio, if ma-reject ka dito, if maglaro ka dito, ma-reject ka dito, that is a healthy downtrend. No? Ngayon, potentially, pwede yan mag-ano dito, mag-retest nga again sa 47K or 0.5 area. But again, if a daily candle closes below this low, or mag-swing lower siya dito, that is more likely going to be a continuation of this trend, no? Para sa akin, most likely. Dito naman natin dito, sa akin mga object 3, no? Meron tayo ditong fractal na tinitingnan. Potentially, it looks like it is still very, very much on track kasi, again, meron tayo ditong dito resistance and then support. So, di ba, hindi siya nag-confirm as a new support. Wala na siyang candle close above dito. Di ba, nagmukha siyang fake out. Madaling salita, nagmukha siyang fake out. Di ba, nagmukha siyang fake out. Wala na siyang open dito, above nito, di ba? So, this is most likely, possibly, ma-hit itong area na to, around 44K. So, if you're following others na sinasabi, impossible bumaba ulit dyan. So, how sure are you, di ba? How sure are you? Okay, so, yeah, that is for the fractal, kung titingnan natin. So, possible yung cup and handle, ilabas din natin. Sara muna natin yung fractal. So, cup and handle, still possible naman dito. Kung titingnan nyo dito sa ating fractal, di ba? There is a possible bounce nga, katulad na sinasabi ko pa kahapon pa or sa recent videos pa, there could be a possible bounce pagdating dito sa recent resistance ni falling wedge. Pero if hindi dito mag-bounce, so again, that pwede yung gumuhit pa ba? That is possible. Pero again, that would be, that is possible. It's, I am, what I'm going to say, that is possible. Pero yun nga, very unlikely, pero that is possible pa rin. No? So, yun yung mga gustong ine-expect ng mga ano eh, mga movement. Nag-expect kayo ng biglaang run up dahil New Year. Pero syempre, tingnan pa rin natin. No? So, possible yung gumuhit pa ba, no? Bigla mabutas yan. So, tas the 43K area. Again, if 43K gives up at gumawa siya dito ng swing lower, lower than 40.6K or lower than 40K, that would be a continuation na. In my honest opinion, this could be a head and shoulders. Di natin masabi. Pero tingnan pa rin natin, no? So, ano pa ba iba kong mga pattern dito? Ito, tingnan natin to. Potentially, i-retest niya, possible i-retest 44.2 or 0.618, golden ratio as a support mula sa recent swing low to the recent all-time high, potential support. Pero again, this is, there is a target, may target tayo dito, guys. Again, di ba, nag-breakdown tayo dito sa ating bearish expanding triangle, dito sa ating daily time frame. This is targeted to around the 34.1 or 34K area. Most probably may malaki ang chance na ma-hit siya, no? Pero tingnan pa rin natin, no? If mabutas niya itong 0.618 around the 44.2K area, that is a crucial area, no? Kasi marami diyang ano, supports and resistance before. Dito, 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 nag-weak, di ba? Dito, na-break siya. So, dito, may support, di ba? So, matinding support and resistance area. If ma-break yan, we want to see a volume, no? Volume to come in, a red volume. And if magbabounce yan dito, again, gusto rin natin ng ano, ng volume spikes to for a good recovery. Pero if walang ganun, more or less, for me, para sa akin, may continuation pa rin to. More room to the downside, I think, no? So, yeah, may pattern tayo dito na bago, no? And then, ano pa ba? Saan pa ba tayo pwede tumingin? Fib, na-discuss ko na. Cup and handle, head and shoulders. Potentially, yan, no? pwede pa rin siya dito mag-bounce. Still in the area of the neckline, currently. No? So, buti na pull out ko pala to. Since nandito tayo sa ating ano, neckline ng ating daily potential head and shoulders. So, meron tayo dito ng support.
support, support dito, support dito. If this is going to break, you know, if this is going to break, that would be bam. Potentially, mag-retest yan dito before going down. Pero, possibly din naman na dumiretso yan pababa, no? So, makukonsider ko ba ito sa head and shoulders? I think hindi. Kasi masyado maliit yung last shoulder kung ganito lang. No? So, this is probably going to be a bearish expanding triangle, no? Kasi possibly din naman yan ma-connect dyan at that point, no? So, pwede natin yung i-plot. No? So, sa daily, lagay natin daily lines. Possibly, if this is going to be a bearish expanding triangle, with lots of fake out, syempre. No? So, possibly, possible yan. If that is going to be replicate or playing out, mag-breakdown yan dito. Natin yung target by doing this. Would target around the same 23 or 24K area. No? That would target around the 24K area if this is going to break down right now. Okay? That this is a crucial area, no? So yan, buti na lang nabuksan ko. So ngayon ko lang din nakita 'yon, no? So I think that is enough for the daily time frame. Masyado na siyang mahaba. Pero yan, same din, same area, same resistance, reject, possible breakdown, no? So I have informed you sa simula nitong video na I suggest you watch it until the end. So malapit na tayo matapos, no? So Happy New Year. So, dito na tayo sa weekly. Again, this is not originally from me. Hindi ito nag-originate sa akin or anything like that. So, nagaya ko lang to sa mga famous YouTuber. Kung kilala nyo kung kanino, feel free to comment down below. Di naman ako magagalit. Kasi alam ko hindi ito originally sa akin. No? So, I give credits to him. So, sige, sabihin ko na kay Savvy. No? Kung kilala nyo si Savvy, comment nyo dyan sa baba kung kilala nyo din si Savvy. And kung sa tingin nyo, astig siya. Nastigan ako sa kanya kasi medyo may edad na siya. Pero, full-time trader pa rin siya. So, idol natin yung mga ganyan. No, dahil doon. Pero, yun, currently, mapapansin nyo, dito sa weekly time frame, every time na nabibreak niya yung ating mga arcs, itong mga itong magkakaroon ng bear market. Diba? Nagkakaroon ng bear market. Okay? So, meron din tayo ditong resistance na parabolic arc. Resistance. So, ilang beses niya nahihit niya, kada nahihit niya yan, nagkakaroon ng bear market. No? So, kayo nang bahala kung ano sa tingin niyo potentially pwede mangyari. No? So, dito, attempting to retest pero hindi niya nagawa. Nagkaroon ng bearish divergence dito sa weekly time frame. So, nasa na yung bearish divergence na yan? So, dito, meron. So, ayan, that is visually or obviously a bearish divergence, no? So currently our current weekly candle is in a bearish engulfing candle with a bearish engulfing volume. So that is most likely to test this EMA 50, which is sitting around the 45.2k, tama ba? Around 45k pala, sorry. Around 45k, yan, no? Mapapansin kung kita niyo, that's around 45k. If this weekly candle closes like this with this volume, no? That is going to be a continuation of the downtrend in my opinion, no? No, so struggling si Bitcoin makarecover. Kung nag-recover siya, walang volume or bitin yung volume. No, so again, may mention tayo dito, monthly close. Diba, sa monthly time frame na tayo, again, meron nilagay ko rin yun dito para lang cutie. Para lang hindi siya sobrang plain. Meron din tayo dito, visible din sa monthly time frame natin yung ating bearish divergence. Kasi I think, hindi ko nasabi kahapon, so I think this is worth mentioning din dito. So, monthly time frame, visible din dito yung bearish divergence sa ating weekly. So, that is very huge dito. No? Huge, obviously, di ba? Obvious naman sa monthly time frame. So, I guess, hindi pala, i-comment nyo na lang. No? I-comment nyo na lang. Do you think the Bitcoin bull run is over, no? So, share tayo ng idea, comment nyo dyan para meron tayong communication or interaction. So, again, meron pa tayo ditong, what do you call this, head and shoulders pattern. No, it broke to the downside, nag-broke down siya dito. Nag-close ulit siya monthly RSI dito sa baba. No, so, possible bang gumuhit yan pa baba? So, possible, syempre, pero that is very unlikely. Pero possible, no? Pero possible din naman na punta siya dito, retest, then go down, no? So
So since nasa baba siya, pero kung magbago dito, syempre I will let you know as always, no? So nandito na tayo sa dulo ng video, nakaumabot pa tayo almost 20 minutes, no? So yun lang, dahil na-hit natin yung ating target na 500 subscriber by the end of 2021. Gusto ko magpasalamat sa inyo, maraming salamat, no? So ngayon, we will be having a raffle. So since nag-broke tayo ng 500 subscriber last 2021, last year, na-hit natin yung target, I will be giving away 500 pesos worth of GCash, no? So paano kayo makakapag-entry? So I made a channel dito sa ating basta meron dito yung chat na events, sa new year event, no? Pwede kayo dyan mag-post ng screenshot nyo. So ano yung mga po-post nyo screenshot, no? So ipo-post nyo yung screenshot na naka-subscribe kayo sa channel, kasi naka-like kayo sa page at naka-follow, naka-join kayo sa Facebook group. So i-approve ko naman yan, no? So ilagay nyo na lang sa reason is new year event raffle. So i-approve ko naman yan pag nag-join kayo. Kung meron kayong crypto account, pwede nyo ako i-follow dyan. Mas maganda kung gumawa kayo ng crypto account, kasi nagpo-post din ako doon, no? So Telegram channel, i-post nyo na naka-subscribe kayo, i-screenshot nyo sa Telegram group chat na nakasali kayo. Sa Discord, nasa channel na kayo, nasa loob na kayo nitong channel. At sa TikTok, na naka-follow na kayo, no? So, kapag nagawa nyo to lahat, you will have one entry, no? So, I will record naman, or say, pwede nating live stream yung magiging draw, no? So, if magawa nyo to lahat, you will be eligible for a entry, no? So, I will be, gagawin ko na lang siguro, Wheel of Names, no? So sa video na ito, dito sa video na to, currently hindi dito, pero dito sa nire-record kong video ngayon, dito kayo magko-comment. Halimbawa, nagawa nyo na lahat, nakapag-follow, nakapag-like na kayo, nakasali na kayo sa group, sa Discord, sa Telegram, kung ano man. So isend nyo dito yung screenshot, no? Kahit madami yan, titignan ko yan isa-isa. And then mag-comment kayo dito sa i-upload ko na video ngayon, sa bagong video, no? So kapag nakapag-comment kayo na... siguro i-comment nyo na lang hashtag road to 1k subs. I-comment nyo yon, tapos titingnan ko kung nandun na kayo, nung nakapag-send na kayo ng entry. So after nyo gawin yan, magkakaroon tayo ng draw lots na. Kung halimbawa isa lang ang umentry, isa lang ang tumapos itong video at gumawa, so automatic sa kanya yung 500 pesos GCash, no? So kapag nakita mo sa stream na ikaw na yung nanalo, ikaw yung nabunot sa Wheel of Names, so isang ikot lang. So kung nag-iisa ka, congrats. Kung tatlo kayo, meron kayong 33% chance of winning the 500 pesos giveaway. So syempre 500 pesos na kasi, di pa naman tayo sobrang mayaman, no? Kita nyo naman na ano pa lang tayo, puchu-puchu channel pa lang. Pero yan, tingnan natin, no? So yun, sana naintindihan nyo. So ipopost ko na lang doon sa Discord yung natin. Kung hindi kayo kasali dyan, so pasok na lang kayo. I will be posting it right there. So yun lang, as always guys, maraming salamat sa pagsama sa akin last year, sa aking crazy trading journey, sa aking crazy trading career, no? Maraming salamat. As always, invest in yourself. Huwag maniwala sa kahit na kanino, but believe in yourself. And then yun lang siguro, as always, secure your profits and protect your capital. Cut losses without mercy. Happy New Year again. Happy New Year as always, every day. Let's go.